Maxine, my girl! There you are! Maorting sambit ng kaibigan niyang si Yeli. Bahagya namang nahiya si Maxine sa mga taong nasa paligid dahil sa lakas ng boses ng kaibigan. Shh! Huwag kang maingay! Ang lakas-lakas ng boses mo, oh! Why? I'm not doing anything naman sa kanila, eh. At saka Luko. Excited na nagpusing sa kanyang harapan. Oh, anong meron? Kunot noong tanong niya. Can't you see? Look! Ulit pa ulit habang finiflex ang hair nito. Napangiti na lamang si Maxine. Wait, nagpasalon ka ba? Yeah! Maganda, komento niya. I know, right? Maarting anito tsaka nag-flip pa ng hair. Bahagya pa itong tumama sa mukha ni Maxine kaya naman napa-ismid na lamang siya. What do I even expect? Of course, she will always be Yeli, as usual. Sa isip-isip niya pa tsaka napailing. Napabuntong hininga na lang siya dahil sa ugali nito tsaka naglakad papunta sa loob ng restaurant kung saan sila kakaing dalawa. So, here's the chika na nga. Did you know na hiwalay na nga sina Jeannie at Eric? Tanong nito sa kanya habang nakatingin pa rin sa cellphone. Talaga? Bakit daw? Tanong naman niya. Kahit wala naman siyang interes sa bagay na yon. Duh, nakita mo naman si Jeannie, diba? She's just like you. Matagal ko nang alam na di siya tatagalan ni Eric. Like girl, napakamanang niya. Maarting sabi nito. So, manang ako. Hindi makapaniwalang tanong niya dito. Saglit itong natigilan saka siya tinignan. Tila ba'y mabilis na iniskan ang katawan niya at saka ibinalik ang tingin sa cellphone. Of course not. You're way better than her, duh. Sagot nito. Pagak na lamang nanatawa si Maxine. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Yeli. Even nung college tayo. I used to be kind sa'yo. Pero patagal ng patagal, napapansin ko yung ugali mong madumi. Tama sila. Puro ka-plastika ng pinapakita mo. Pakunwaring mabuti, pero hindi maitatago na mga tingin mo ang totoong nasa isip mo. Sa isip-isip niya tsaka palihim na napangisi. Well, matagal na tayong magkaibigan at matagal na rin tayong nagpaplastikan. Hindi ako basta-basta na lang magpapatalo, no? Ako pa ba? Anya sa kanyang sarili tsaka umiling at sumubo ng pasta. Oh my God, girl! OMG! Kinikilig na pagtili ng kaibigan, dahilan para mapatingin na naman ang mga tao sa direksyon nila. Yeli, can you tone down a bit? Nahihiyang bulong niya, ngunit hindi ito pinansin ng kasama. Look! Oh my God! He's coming here! My king is finally here! Pagtili pa nito tsaka ipinakita ang isang litrato. Sino naman yan? Takang tanong niya dito. He's my king, Zorin! He is the eldest son of a conglomerate in Korea and here in the Philippines. Kilig na sabi pa nito sa kanya. Napakunot lalo ang kanyang noo. Konglo? Ano yun? Duh! It means super yaman nila. Oh my God, I can't believe it! He's coming here in Manila this year! Tuwang-tuwa na anito sa kanya. Saan mo naman nakuha yung info na yan? Baka naman mamaya fake news yan. Pinandilatan siya nito ng mga mata. Don't you dare insult my trusted source of info, Maxine. I'm sure of it. Makikita kami this time. It won't take long at makikita ko na din ang aking king. And I will be his king. Kinikilig na anito pa sa kanya. Napangiti na lamang siya ng pilit dito. Kahit kailan talaga ang OA? Sabi niya sa isip. Wow! Congrats! Mabuo na sana yung royal love story niyo kung ganun. Naiilang na anya. Nang tignan siya nito ng matalim. Nang matapos silang kumain sa restaurant, ay sabay na rin silang namili ng ilang mga gamit niya bago sila naghiwalay pa uwi. Maxine, ang aga mo ngayon ah! Nakangiting bati sa kanya ng manager nila na si Liam. Agad din siyang napangiti dito at bahagyang inipit ang buhok sa kanyang tenga. Ay, good morning sir. Hindi naman, sakto lang. Sagot niya dito. Sa katunayan ay nahihiya siyang makausap ito dahil aaminin niyang may gusto siya sa binata. Natawa naman ito sa kanya. Naku sir, huwag kang ngingiti-ngiti ng ganyan. Nanlalambot ako. Mahinang anya. Ha? Ah, wala sir. Kayo pa lang po yung nandito? Natatawang sambit niya dito. Oo. Tayo pa lang ang nandito. Baka kasi tayo talaga yung para sa isa't isa sir. Kinikilig na anya sa sarili at natawa ng mahina. Hindi ito narinig ng lalaki nang may kinuha ito sa bulsa.
By the way, gusto mong coffee? Ano bang favorite coffee mo? At bibilhan na kita sa baba. Nakangiting tanong nito sa kanya. Kayo na pong bahala, sir. Same lang siguro nang sa inyo. Kung titignan ng dalaga ngayon ay para siyang teenager na nahihiya sa crush. Ganun pa man hindi naman niya yun alintana dahil talagang kinikilig siya sa mga oras na yun. Talaga? Okay. Bibili na lang din ako ng flavor na hindi masyadong matapang. Anya ng binata at saka nagpaalam na sa kanya. Napakagatlabi na lamang siya habang sinusundan nito ng tingin palabas. Nang tuluyan ng sumarado ang pinto, ay para siyang kitikiti na napatalon-talon. Bibili na ko ni sir ng kape! Oh my gosh! Totoo ba to? Tapos, dalawa lang kami dito sa office. Para siyang praning na napatulala. What if may mangyari sa amin dahil kami lang yung nandito? Napasabunot siya ng buhok dahil sa kalokohang naisip. Magtigil ka nga sa kalandian mo, Maxine. Maghunos dili ka. Saway ng isipan niya sa kanya. Pero totoo naman eh. Bakit niya ako bibilhan ng kape? I-manager ko lang siya. Baka may gusto din siya sa akin. Tanong niya sa sarili, dala ng pagiging delusyonal niya. Oo nga no, tama ka. Pero baka hindi ka lang niya gusto. What if mahal ka na niya? Pero bilang manager ng department, ay hindi niya pwedeng ipakita yun sa iba. Pero ang totoo, ay palihim siyang sumisilip sa'yo kapag nagtatrabaho kayo. Suporta pa ng isipan niya sa pagiging delulu niya. I knew it! Na-crushback na rin ako sa wakas. Mahal na rin ako ni sir. Magpapakasal na din kami soon. Sumasayaw-sayaw pa siya dahil sa tuwa at kilig sa mga ini-imagine at inaakala niya. Anong ginagawa mo? Takang tanong ng kung sino sa kanyang likuran kaya napatingin siya dito. Ah, nandiyan ka na pala, Ella. Awkward siyang napangiti dito. Dahil sa tuwa ay hindi na niya namalayang dumating na pala ang iba nilang kasamahan sa trabaho, na nagtataka din na nakatingin sa kanya. Mukhang masaya yung morning mo ah. Maxine ha, share mo naman yan. Biro pa sa kanya ni Helen na natatawa pa. Para tuloy siyang bata na agad na tumiklop at binalot sa kahihiyan. Hindi ah, may naalala lang ako. Natatawang sagot niya. Oh, andyan na pala kayo guys. Biglang rinig niyang tinig ni Manager Liam. Manager, ang aga niyo po ah. Ah, oo. We have lots of work today, remember? Maxine, Hiro, coffee mo. Sinundan nito ng tingin ng mga kasamahan. Wow, manager! Bakit si Maxine lang yung merong kape? Wala bang panlibre dyan, oh? Pagpaparinig ng isang kasama. Ha, kaya ata masaya si Maxine at napapasayaw dahil binilhan siya ng kape ng kra... Agad na napatakbo si Maxine sa tabi ni Helen upang takpan ang bibig nito. What if ilibre na lang kita mamaya, ano? Mahinang bulong niya dito at awkward na natatawa. Nang lunch break, kasama niya ngayon ang kanyang katrabaho na kumakain. Alam mo girl, gets ko yung iniisip mo kay Sir Liam. Huwag kang mawala ng lakas ng loob. I'm sure na magiging malapit din kayo sa isa't isa ng bago nating manager na yan, sabi ni Helen sa kanya. Bagong salta lang kasi noong nakaraang linggo si Manager Liam sa kumpanya nila. At ever since ay talagang nagwapuhan at natipuhan ito ni Maxine. Hindi naman siya ganun kalande pagdating sa mga lalaki. Ngunit sadyang tinamaan siya dito nang una niya pa itong masilayan. Hindi ko alam, Helen. Hindi ko naman alam kung paano maging malapit sa lalaki. Paano ba kasi maglandi ng lalaki, Helen? Tanong niya pa sa kasama. Aba, ako pa talaga yung tinatanong. Mukha ba akong malandi? Sagot nito sa kanya. Ito naman. So sinasabi mong nagiging malandi na ako? Nakangusong sagot niya na tinawa na naman ang kasama. Hey, you guys are having fun, ha? Nakangiting bati sa kanila ni Liam na nasa likuran pala nila. Manager Liam! Sir, oo naman sir, lalo na itong kasama ko. Sobra-sobra ang tuwa sa inyo. Asar ni Helen sa kanya kaya sinenyasan na ito gamit ang mata. Magtigil ka nga, Helen. Babala niya. Sumabay sa paglalakad nila si Liam habang daladala din ang pagkain nito. How's the coffee? Tanong ni Liam sa kanya nang tumabi ito sa kanya. Sir? I mean, yung kape kanina? Swak lang ba sa panlasa mo? Tanong nito. Para bang natataranta ang dalaga dahil sobrang lapit nila habang pabulong itong nagsasalita sa kanya. Yes sir. Masarap nga eh. Ngayon lang kita natikman, este, yung coffee sir, na binigay nyo sa akin. Utal na sagot niya sa kanyang manager.
dahilan para matawa na lang ang binata. Talaga? Then I should buy you coffee every morning. Nakangiting ani to at saka nauna nang naglakad. Halos mga matis ang mukha ni Maxine dahil sa sobrang kilig. Samantala, pagka-uwi niya. Hey! I've been waiting here for hours! My God! You should have told me kung malilate ka ng uwi! Napapairap na sambit ni Yeri sa kanya pagkapasok niya pa lamang sa kondo niya. Laglag balikat naman siyang pumasok doon at inilock ang pinto. Hindi mo naman sinabi sa akin na dadalaw ka, edi sana di ka na naghintay. Duh! May surprise bang ipapaalam mo na yung plano? Nakataas ang kilay nito. Natawa siya ng pagak. Surprise? Ikaw? Kailan ka pa natuto ng ganyan? Nakangiwing tanong niya dito. Napairap ito tsaka inihagis ang isang box. Take that, bitch! Anito sa kanya habang nakatingin sa ibang direksyon. Ano to? Tingnan mo! Malamang! Duh! Pambabara nito sa kanya. Napapailing na lang siya at binuksan pa rin ito. Nakita niya sa loob ang isang customized yellowish shirt. Bitch number 2? Takang basa niya sa nakasulat dito at saka napatingin kay Yeli. Yes, because I'm bitch number 1! Nakangiting ani to sa kanya. Naguguluhan naman siya sa trip nito. Seriously? Anong trip mo, Yeli? Anong trip? Don't tell me hindi mo nagustuhan. It's a friendship shirt. Friendship? This? This looks like a couple shirt. Whatever. The important is what's written on it. Nakita ko lang kasi kanina sa mall. Then I thought, I should buy it. Of course, I'll be the bitch number 1. Duh. And you're always being number 2. Bulalas pa ni Yeli sa kanya. Natawa na lamang siya. You're such a bitch, girl. Natatawang komento niya dito. Of course we are! Sagot naman ni Yeli tsaka proud pang nagtaas ng noo. Nagpalit na siya ng kanyang pantulog at maski si Yeli ay makikitulog dito sa kanya, ay nagpalit na rin ng damit. Sabay silang kumain ng dinner tsaka nanood ng movie. Habang nanonood ng movie ay bigla na lamang tumunog ang phone ni Maxine at bumungad ang pangalan ni Manager Liam. Kalakip nito ang isang litrato ng kanyang jacket. I think you left your jacket on my car earlier. Ibigay ko na lang sa'yo tomorrow morning. Good night, Maxine. Sleep tight. Pagbasa niya sa mensahe nito, otomatikong napangiti si Maxine. Bahagya pa siyang napahinto upang lasapin ang kilig na nararamdaman at bahagyang mayakap ang kanyang cellphone habang napapakagat labi. Napakunot noon naman si Yeli nang mapansin ito sa kaibigan. Who's that? Tamad na tanong nito habang kumakain ng popcorn. Napailing na lamang si Maxine habang mahahalata pa rin ang pagpipigil nito ng kilig. Saglit pa itong pinagmasdan ni Yeli hanggang sa hindi na siya makatiis at hinarap ang kaibigan. Sino ba kasi yan? Para kang ewan na pangiti-ngiti dyan. Kuryusong sambit ni Yeli at akmang kukunin ang phone ngunit naitago agad ito ni Maxine. Napaiwas ito ng tingin sa kanya. Wala nga sabi yun. Nagpipigil sa ngiting anya ni Maxine. No, it can't be. There's something wrong about you. Ano yun? Wala nga. No, tell me. What's the tea? Wala nga, Yeli. Tell me. Wala. Tell me. Napatingin siya sa kaibigan at nakita ang seryosong tingin sa kanya ni Yeli. Mahahalata dito na sobra itong interesado sa kung anuman ang tinatago niya. Napabuntong hininga na lang tuloy siya. Hi. Okay, fine. There's this guy in my work. Paunang anya sa kaibigan saka ikinuwento ang tungkol kay Liam. So you mean kasama mo pa siya kanina? Hinatid ka niya? Gulat na tanong ni Yeli sa kanya. Bakit hindi mo sinabi? Hindi mo ako pinakilala. Tanong nito sa kanya. Bakit naman? Eh manager ko pa lang naman siya. Kahit na. You said crush mo siya, diba? Dapat makilala ko siya. Sagot nito sa kanya. Crush lang naman yun eh. At saka ayokong bigyan ng kahulugan ng ginagawa niya. Kahit napaka-delusional ko minsan, alam ko pa rin naman yung limitasyon ko sa real life, no? Sagot niya sa kaibigan. Can I see him? Pakita mo sa akin yung picture. Demand ni Yeli. Huh? No, not now. Huh? Bakit? Sa susunod na lang, Yeli. Napanguso tuloy ang kaibigan. Lumipas pang mga araw at mas naging malapit sina Liam at Maxine. Halos araw-araw na siya nitong inihahatid pa uwi at sinasadya talaga ni Maxine na hindi pagtagpuin sina Liam at ang kanyang kaibigan. Maliban kasi sa wala siya masyadong tiwala dito,
ay nahihiya din siya kung sakaling nagkakamali siya sa mga ipinapakita nito sa kanya. What? He asked you for a date? Gulat na tanong ni Yelly. Napatango naman siya. Nasa cafeteria sila ngayon dahil wala siyang work at nagkita sila ng kaibigan dito. Kaya naman nagtambay muna sila sa isang cafe at doon nagchismisan. Girl, that's the sign! He likes you! Anito sa kanya. You think so? Yeah. Ipakita mo na sa akin yung picture. Pero Yelly, wag muna. Maxine? Gulat silang napatingin sa likuran nang may marinig na boses. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Liam sa kanilang likuran. Nakasuot lamang ito ng simpleng polo at pants, ngunit hindi maipagkakaila ang napakalakas nitong dating. Liam, andito ka pala. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya dito. Napangiti naman ang lalaki at saka bahagyang napakamot sa ulo. Actually, kasama ko yung ate ko, pero tumakas ako dahil nakakapagod sa kasama eh. Ikaw, hindi ko alam na napapadaan ka pala sa cafe na to. Nakangiting anito sa kanya. Para bang nahiya din si Maxine at bahagyang napayuko, saka inipit ang buhok sa tenga. Ay, ngayon lang ako napadayo dito sa totoo lang. Mukhang masarap kasi yung pastry nila. At malasa yung kape. Talaga? Favorite ko dito eh. Masaya akong nakita kita dito. Tamang-tama at wala rin akong kasama ngayon eh. Sambit ng lalaki sa kanya. Talaga? San bang balak mong pumunta? Wala lang. Pero ikaw, san mo ba gusto pumunta? Kahit saan. Day off ko naman ngayon eh. Palitan ang pagtingin ni Yelly sa dalawa. Para bang bigla siyang naitsapwera sa mga ito. Dahil kung mag-usap ang dalawa ay parang sila lang yung tao sa mundo. Kapansin-pansin din sa kanyang kaibigan ang pamumula ng pisngi nito. Pagpapapansin niya sa dalawa at bahagyang tumikim. Doon lamang natauhan si Maxine at agad na napaharap sa kaibigan. Maski si Liam na hindi napansin ang babae ay napatingin ngayon kay Yelly. Napa-cross arm ang babae at tila ba'y naghihintay na ipakilala siya ng kaibigan sa kausap. Liam, oo nga pala. Si Yelly, kaibigan ko. Pakilala nito sa kaibigan. Yelly, si Liam, manager ko sa kumpanya, yung kinukwento ko sa'yo. Nakangiting sambit ni Maxine dito. Napangiti naman si Liam. Naku, dapat na ba akong kabahan sa kung anumang kwento mo sa akin sa kaibigan mo? Biro nito kay Maxine. Hindi ah, mabait naman yung kwento ko sa'yo. Natatawang humarap si Liam kay Yelly na ngayon ay nakaharap na rin sa kanya. Saglit pa nitong pinagmasdan ang mukha ng binata na ikinailang nito. Ikaw yun? OMG, Maxine naman! Hindi mo sinabi sa akin na gwapo pala yung kinukwento mo sa akin? Nakangusong sambit ni Yelly tsaka inabot ang kamay ng binata. Hi, I'm Yelly Madrigal. Nice to meet you, Liam. Nakangiting anito sa binata. Bahagya pang nagtaka si Liam at hindi maintindihan ng dahilan kung bakit ganun kumilos ang kaibigan ni Maxine. Gayon pa man ay napangiti na lang din siya bilang pagrespeto sa kaibigan ni Maxine. Dahil nga wala na rin gagawin si Liam ay sumama na lamang siya sa dalawa. Sabay-sabay silang naglalakad papunta sa sinihan. Anong number mo, Yelly? Tanong ni Maxine. Eto oh, C16 ako, sambit ni Yelly. Nagtataka. Napatingin naman si Maxine sa tiket niya at nakitang magkatabi sila ni Liam. Tara na! Nakangiting anya sa binata at inaya na siya. Base pa lamang sa kilos nito ay parang alam na niya na sinadya ito ni Liam. Palihim na lamang siyang napangiti at ginilig tsaka sumunod sa binata. Wansom? Tanong ni Liam sa kanya. Okay. Actually, nag-alala ko kay Yelly. Nandun pala siya sa kabila, wala siyang kasama. Sabi ni Maxine sa binata. Hindi ko rin alam ah. Yun lang yung available na ticket eh. Inosenteng anito sa kanya. Sa kabilang banda naman nainis na inis si Yelly dahil hindi siya napasama sa dalawa. Hanggang sa matapos yung movie ay nagala pa ang tatlo. Hanggang sa naisipan na nilang umuwi. Ihatid ko na kayo, may dala akong sasakyan. Napatango naman si Maxine at akma nang sasakay sa passenger seat nang bigla siyang tabihan ni Yelly. Max, pwedeng ako muna sa passenger seat? Wala kasi akong kasama sa backseat eh. Natatakot ako. Parang bata na anito sa kanya. Nakanguso pa. Ha? Pero, please? Wala na siyang nagawa kundi ang sumunod at tumupo sa likod.
Hindi naman siya tanga para hindi mapansin ang ikinikilos ng kaibigan. Alam niyang hita dito minsan at may pagkamakate. Pero hindi niya inaasahan na tataluhin siya nito. Favorite ko din yung kanta nila. Talaga? Tanong ni Liam. Oo, palagi ko nga yung pinapakinggan sa kwarto ko eh. Diba Maxine? Nakangiting sambit ni Yelly habang tumutugtog sa background music ang isang banda. Pilit siyang napangiti at tumanguna lamang. Ang galing ah. Actually, minsan lang ako makakita ng taong paborito ang banda nila. Hindi ko alam na fans ka din pala nila, Yelly. Nakangiting sambit ni Liam dito. Napairap na lamang ng palihim si Maxine sa kaibigan. Unti-unti na siyang naiinis dahil sa pagiging plastic nito. Mukhang hindi naman yun yung favorite niya. Sa isip-isip niya dahil sa mga kasinungalingan na kinikwento nito sa lalaki. Bye Liam! See you ulit! Maarting paalam ni Yelly dito nang humarurot na paalis ang sasakyan. Para namang nawala na sa mood si Maxine kaya dumiretso na siya sa loob ng kwarto. Sa mga sumunod pang araw ay halos nakakasama na niya palagi si Liam. Ngunit nakakapagtaka na maski si Yelly ay palagi ding nakakasama nila. Maxine, can I get Liam's number? Tanong nito. Ha? Bakit? Wala. I just want to know him more. Napakunot noo siya. Yelly, sabihin mo nga sa akin, type mo ba si Liam? Diretsyang tanong niya dito. Napahinto ito sa paglalakad. Ha? Anong sinasabi mo? Tinatanong kita. May gusto ka ba kay Liam? Pag-uulit niya. Natawa ito ng pagak. Max, seriously, why would I? Of course not. Then why would you ask me for his number? Why? Masama ba? Hindi pa naman kayo ah. Bakit parang kung makapagsalita ka parang nambabakod ka na? Nakatakas ang kilay na tanong nito sa kanya. Seriously, Yelly? Hindi yan ang gusto kong iparating sa'yo. Napapansin ko kasi na nitong mga nakaraang araw na sa tuwing aalis kami ni Liam, palagi kang sumasama. Alam mo naman na crush ko siya, diba? Bakit pakiramdam ko tinatalo mo ako? Hindi agad nakasagot si Yelly. Dahil hindi nito inaasahan ang pagiging prangka ng kaibigan, idinaan na lang nito sa tawa ang tensyon. What are you talking about, Maxine? We're friends, right? Bakit naman gagawin ko yun sa'yo? I'm only asking you his number dahil gusto ko rin makilala muna yung lalaking magugustuhan mo. Pero kung ayaw mong ibigay, okay lang naman, sagot nito sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ginaslight pa siya nito para makonsensya. Kinausap niya ito ng masinsinan at sinabi naman nito na wala itong intensyon kay Liam. Ngunit patagal ng patagal ay mas lumalala lamang ang mga nalalaman niya tungkol dito. Yelly. Did you go out yesterday with Liam? Tanong niya dito. Oo, why? Tanong nito. Ba't di mo sinabi sa akin? Kung hindi pa nabanggit sa akin ni Liam. Oh, sorry. Masyado akong pagod kahapon kaya di ko na nabanggit sa'yo. Napakunot noo siya. Ganun na lang yun? Bakit? May problema ba? Pamaang-maangang tanong pa niya. Anong ginawa niyo ni Liam? Wala. He didn't even last half an hour with me. Umuwi din kami kaagad after namin kumain. Sambit nito sa kanya. Why would you do that, Yelly? Akala ko ba hindi mo type si Liam? Nagtatakang tanong niya. Ha? I know. Anyway, pagod na ako. Later na lang ulit, okay? Pag-iwas nito sa usapan, siya ka naglakad na palayo. Hanggang sa trabaho ay hindi maiwasang mainis ni Maxine sa kaibigan. Napaka-plastic talaga. Paano ko ba natagalan ng babaeng yun? Hindi naman talaga kaibigan ang turing niya sa akin eh. Kung sinasaksak niya ako patalikod. Sambit ni Maxine sa sarili habang nakatingin sa laptop. Maya-maya isang kape ang bumungad sa kanyang harapan. Para ka namang pinagsakluban ng langit at lupa niya eh. Natatawang biro sa kanya ni Liam na nakaupo sa gilid ng mesa niya. Liam! Tawag niya dito. Wala ka bang balak mag-lunch? It seems like your mind is preoccupied. Sino ba yung iniisip mo? Ako ba yan? Biro nito sa kanya. Natawa siya ng pagak. Sa katunayan ay hindi naman siya naiinis kay Liam. Dahil maski ito ay nagsasabi sa kanya sa tuwing sumasama si Yelly. Hindi man sabihin ng binata ay ramdam niyang hindi rin ito komportable. So, labas tayo mamaya. Tayong dalawa lang. Tagal na nating hindi nakagala eh. Ayan ito sa kanya. Talaga? Saan naman? Tanong niya dito. Don't worry.
I'll prepare everything for you. Sagot nito sa kanya at saka agad nang napangiti sa kanya. Kinahapunan ay dali-daling nagbihis na si Maxine para sa paglabas nila ng binata. Ngunit pagdating nila sa venue ay nagulat sila nang makitang naroon din si Yelly at mukhang nakatunog ito sa paggala nila ngayong gabi. Yeah, it's so cheap, right? Natatawa-tawang sambit pa ni Yelly habang panay ang kausap kay Liam. Napapatingin na tuloy si Maxine dito. Sinenyasan na niya ito kanina na silang dalawa lang sana, ngunit sadyang makapalang mukha nito at pinagsisiksikan ng sarili. Nakaramdam tuloy ng pagiging out of place si Maxine dahil ang dalawa lamang ang nag-uusap. Kahit na alam naman niyang napipilitan lang din na kausapin ni Liam ang kaibigan niya. Nagpunas siya ng labi nang matapos niyang kainin ng pasta. Excuse me, punta lang ako ng CR. Anya sa mga ito tsaka naglakad na papunta sa banyo. Inayos niya ang sarili habang nakatingin sa salamin bago siya lumabas. Nagpupunas pa siya ng kamay nang lumabas siya ngunit malayo pa man siya sa table niya ay napansin na niya agad ang paglapit ni Yelly kay Liam. Kapansin-pansin ang pagtataka sa binata ngunit tanging pag-iwas lang ang nagawa nito. Naglakad siya palapit sa mga ito. Come on, be matured, Liam. Yes, maganda nga si Maxine. But not as pretty as me, diba? And look at her chest. Ang liit-liit. Sige na, day tayo sa susunod. G, libre ko naman ni Anya ni Yelly sa binata. Bakit ka ba ganyan, Yelly? I thought kaibigan ka ni Maxine. Kaibigan? Duh, of course we're friends. Pero pagdating sa lalaki, I can get whoever I want. Kahit gusto pa ng kaibigan ko, anito. Para bang sinasaksak ng paulit-ulit si Maxine ang marinig ang mga salitang yon mula sa kaibigan. Kahit papano ay kaibigan pa rin ang turing niya dito. At kahit nagpaplastikan sila minsan ay hindi niya pa rin akalain na maririnig ang mga salitang yon mula dito. I don't think so, Yelly. I'm sorry, but I'm here for Maxine. I don't think that it's a good idea na dumikit ka sa akin ng ganyan. Sabi ng binata na pinipilit na lumayo dito. Pero sadyang lumalapit pa din si Yelly. Come on! Don't tell me virgin ka pa. If you are, don't worry. Let me take care of everything here, okay? Sige na, hindi naman malalaman ni Maxine na magdi-date tayo eh. Anito sa binata. Nang mga oras na yon ay hindi na nakapagtiis pa si Maxine sa kanyang mga naririnig, kaya agad na siyang tumalikod at naglakad na palayo. Hayop ka, Yelly. Akala ko magbabago ka. Pero plastic at makateka pa rin talaga kahit kailan. Sa isip-isip niya habang pinupunasan ang luha na pilit na tumutulo sa kanyang mga mata. Wala siyang balak na magpaapi dito dahil ilang taon na niyang nakasama si Yelly. Mas lalo lamang itong matutuwa kapag nakita siya nitong umiiyak at nagpapaapi. Babalik lamang siya sa CR dahil hindi niya kayang magpakita sa mga ito na halatang umiyak siya. Kaya aayusin niya muna ang kanyang sarili. Ngunit habang naglalakad sa palabas ay napansin niyang ilang kumpulan ng mga tao. Hala, siya nga! Pansinin mo naman kami, King! My God, ang gwapo! Tan na siya ngayon, ha? Malamang summery. At parang galing din siya ng Siargao. Wika pa ng isa. Naapakan pa si Maxine sa paa dahil sa tulakan ng mga ito. Aray! Ate naman, huwag ka namang manapak. Galit na wika ni Maxine. Ate, masakit, aray! Walang yakuya naman eh. Nakita nang umiiyak yung tao. Aray! Hoy! Naiipit na ako! Aray yung kamay ko! Panay na sigaw niya dahil naiipit na siya ng kumpulan ng mga tao. Gusto lang naman niyang dumaan pero naipit siya ng mga tao dahil sa pinagkakaguluhan ng mga ito. Nagiinit lalo ang ulo ni Maxine dahil sa mga ito. Kaya malalim siyang napahinga at may kinuha sa gilid ng kanyang dress. May perdible kasi siyang ginamit dito para hindi lusang suot niya. Ayaw niyong magsitabi, ha? Sa isip-isip niya tsaka ng gigil na itinusok ang perdible sa isang lalaking naniko sa kanya. Aray! Sino yun? Tinusok niya rin yung ate na nanapak sa paa niya. Shit! Ano yun? Tinusok mo ba ako? Aray! Sino bang nanunusok dyan? Ang tilian ay napalitan ng reklamo ng kung sino ang nanunusok ng perdible. Habang si Maxine naman ay halos si baon ng tusok dahil sa panggigigil. Ginawa niya yon hanggang sa makaalis na siya ng lugar. Naiwan niya mga ito na nagsisisihan kung sino ang tumusok sa kanila. Ang lungkot at sakit na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng galit. Idagdag pa ang nakita niya kanina.
Heated ka talaga, Yelly. Akala mo iiyak ako? Huh, asa ka. As if naman magugustuhan ka ni Sir Liam. Sisiguraduhin kong mararanasan mong hagupit ng isang Maxine. Matapang na anya sa sarili habang nakatingin sa salamin. Pinunasan niya ang luha at binura ang kanyang makeup. Maganda naman talaga si Maxine kaya naman mas lumitaw ang natural na anyo niya nang tanggalin lahat ng kanyang kolorete sa mukha. Ibinagsak niya din ang makulot na buhok niya. Tingnan natin kung sino sa atin ang mas magaling, Yelly. Plastic ka? Well, goma ako. Mas mabaho ang malalabas ko sa oras na sindihan ko ang galit ko. Napangisi siya sa sarili bago naglakad palabas ng CR. Ngunit paglabas niya ay isang lalaki naman na nakasombrero ang kanyang nakabangga. Eh, ulangya, ano ba? Galit na anya dito. Mapapansin ang gulat sa mukha nito nang inaayos ang sombrero. Bahagyang napakunot noo si Maxine nang mamukaan nito. Pumasok sa dito! Rinig niyang anya ng isang babae kaya mabilis na gumalaw si Maxine. Agad namang naalerto si Maxine. Shit, nalaman ba nilang ako yung tumutusok sa kanila? Dahil sa takot ay agad na tumakbo ang dalaga palayo sa lugar na yun. Ngunit nagulat siya dahil nakasunod din ang lalaki sa kanya. Bakit ka nakasunod? Takang tanong niya. Patuloy pa rin sa pagtakbo. Hinahabol nila ako. Tipid na sagot nito. Tinusok mo rin sila? Hindi makapaniwalang tanong niya. Tinusok? Nagtatakang tanong ng lalaki kahit na tumatakbo pa rin silang dalawa. Ayun! Nandun siya! Sigaw ng isa na namataan siya. Shit! Bilisan mo dyan! Andyan na sila! Sigaw ni Maxine saka sila ay nagtago sa likod ng isang building. Hingal na hingal silang napasandal sa pader nito. Sa wakas, hindi na ba nila tayo sinusundan? Tanong ni Maxine habang nakahawak sa tuhod. Sinilip pa ng lalaki ang pader tsaka napahinga ng maluwag. Mukhang wala na nga sila. Sagot nito tsaka napasalampak ng upo sa sahig. Anong tinusok mo sa kanila? Perdible din ba? Natatawang tanong ni Maxine. Perdible? Why would I even do that? Eh, bakit kanila hinahabol? Because I'm handsome? Napakunot noo siya. Huh? Ano yung mga sinasabi mo? Napahinga ng malalim ang lalaki tsaka tinanggal ang sombrero bago humarap kay Maxine. I don't know why, pero yun yung sinasabi nila sa akin. Nagwapo daw ako. Plain na sagot nito. Mahangin man ang dating ng sinabi nito, ngunit may parte kay Maxine na bahagyang naintindihan na hindi pagmamayabang ang intensyon ng lalaki. Kung titignan kasi ay wala itong emosyon at tila by cold ang mga mata nito. Well, gwapo ka nga. Pero bakit ka naman tumatakbo sa kanila? Isinuot ulit ng binata ang sombrero. They want to take some pictures of me. Picture? Ano ka? Celebrity? Pambabara ng dalaga. Kind of. Napakunot noo si Maxine saka pinagmasdan ng lalaki. Doon niya tinitigan ang mukha nito at napagtanto kung sino ito. Wait, diba ikaw si King Zorin? You know me? Of course, first love ka ng best... No, nang kakilala ko, di ko pala siya friend. Pagtatama niya tsaka napairap. First love? How come? Malay ko dun, wala naman akong pakialam sa love life nun eh. Ang sa akin lang ay bakit siya nakikiamot sa crush ko. Bumalik na naman ang gigil at inis niya dito. Why? May crush kasi ako sa manager ko. And supposedly, date namin ngayon. Pero sumama siya. Oo, ang kapal niya, diba? Napaka-plastic ng maharot na yun. Palibhasa, hindi siya mapapansin ng first love. Napahinto si Maxine saka napalingon kay King. Sakto naman na nagpupunas ito ng pawis kaya bahagyang naitaas ang bangs nito sa buhok. Bumungad sa kanya ang gwapo nitong mukha. At maging ang maganda nitong mga mata. Why? Hey, pwede magtanong? Ha? Huh? Pwede ba tayong maging friends? Napakunot noo si King. Friends? Bakit ako pa? Walang emosyon pa ring boses nito. Nagkunwaring malungkot si Maxine sa kabahagyang napayuko. Wala na kasi akong friend eh. Yung nag-iisa kong kaibigan ay trinaydor pa ako. Nakakalungkot kaya yun. Wala man lang akong kadamay sa mga bagay-bagay. Pagpapaawa niya pa sa binata, mas lalong kumunot ang noon nito. Then why does it have to be me? Because I like you. Tila natigilan si King dahil sa sinabi nito.
Alam niyang marami ang babae ang nagsubok na mag-confess sa kanya. Kahit noong nasa Korea pa siya. Gayunpaman ay itong babaeng ito lamang ang nakitaan niya ng sinseridad sa mga mata nang sabihin ang katagang yun. He felt embarrassed and overwhelmed at the same time. Agad siyang napaiwas ng tingin dahil dito. Ano bang sinasabi mo? I mean, mukha ka namang mabait eh. Tapos mukhang gentleman ka rin. Hindi ko lang sure kung magka-humor ba tayo dahil parang seryoso ka. At hindi ka mabiro eh. Mahinang ani to sa kanya. Napatayo si King tsaka pinagpagan ang pantalon. Hindi nga kita kilala. Bakit ako makikipagkaibigan sa'yo? Cold na sabi nito. Agad namang napatayo ang dalaga tsaka humarap sa kanya. Ay, Maxine. Hindi Maxine Medina ha. Maxine Fernan. Lumaki ako sa city, hindi sa farm. Ako ay isang purong Pilipino. Ang nanay ko ay Pinay at ang tatay ko ay Pinoy. Pagpapakilala nito sa binata. Inilahad pa nito ang kamay sa binata. Hindi maintindihan ni King ang sarili kung bakit niya ito tinanggap. King. King Zorin. Pakilala niya sa sarili. Ang angas ng pangalan mo, no? Paano yan? Yung kapatid mo, Eddie, Queen din yung pangalan? Hindi. Eh ano? Queenie. Napatawa naman si Maxine dito. Hindi niya akalain na kahit plain lang ang paraan ng pananalita ng binata, ay nakakatawa pa rin ito kung papakinggan. Bago pa man maghiwalay ang kamay nila sa shake hands, ay isang malaking tao ang dumating sa harapan nila. Young Master, tawag nito kay King. Pinapasundo na po kayo ni Madam. Sambit pa nito at saka napatingin kay Maxine. Para namang nakatingala sa isang higante ang dalaga dahil halos hanggang kilikili lang siya ng lalaki. Malaki din ang katawan nito. Ang laki naman ng katawan mo, kuya. Tunay ba yan? Inosenteng tanong niya. Napaiwas ng tingin si King dahil bahagya siyang natawa, habang ang bodyguard naman ay hindi alam kung maiinsulto ba sa sinasabi nito. Sige na, Jason. Susunod ako. Utos nito sa lalaki bago humarap kay Maxine. Aalis ka na? Wait, pa-picture muna ako. Tarantangan niya na pinipigilan ng bodyguard. Walang picture dito, ma'am. Sino ba kayo? No, let her be, Jason. She's a friend. Napalawak ang ngiti ni Maxine saka nag-selfie kasama ito. Nakaakbay pa si King sa kanya na mas lalo niyang ikinatuwa. Mamamatay ka sa inggit, Yeli. Inakbayan at naging kaibigan ko lang naman yung first love mo. Natatawang anya sa sarili bago nagpaalam sa binata. Ibinigay din ito ang number sa kanya para makapag-usap sila kung sakali. Nakangiti tuloy siyang bumalik sa coffee shop at nakita ang dalawa. Nakabusangot na si Yeli kakahintay sa kanya. Habang si Liam naman na nakatayo, ilang metro ang layo kay Yeli, ay agad na napangiti na makita siya. San ka galing? Tanong ni Liam sa kanya at saka inabot ang bag niya. Ang kaninang inis at galit niya ay nawala din agad at napalitan ng pang-aasar. Napatingin siya kay Yeli at saka napangiti ng peke bago tumabi kay Liam. May nakilala lang akong special friend. Special friend? Let's say unexpected person na hindi ko inaasahang makikita ko. Nakangiting anya. Pilit na pinaparinig kay Yeli ang lahat ng yun. Lumipas ang mga araw at naging madalas ang pag-uusap ni na King at Maxine sa telepono. Minsan ay kinukulit ito ni Maxine at tinatawagan ng bigla-bigla. Hanggang sa dumating ang araw na pinaghandaan ni Maxine. Ang iba mukha sa ahas niyang kaibigan, nakasama niya ang first love nito. Maxine, sino ba kasi yung friend na sinasabi mo? Ang tagal naman yan. Paimportante. Pairap na sambit ni Yeli sa kanya. Magkasama silang dalawa ngayon, maging si Liam. Hindi na niya matandaan kung kailan sila nag-umpisang mag-banding silang tatlo. Kung tutuusin ay nakikisabay na lang din siya sa kaibigan dahil ayaw niyang magpatalo dito. Huwag kang mainip, dadating din yun. Oh, ayan na pala siya. Sabay-sabay silang napaangat ng tingin ng isang lalaki ang dumating. Nakamask ito na lumapit kay Maxine. Why did you call me? Diretsong tanong nito kay Maxine habang nakalagay ang dalawang kamay sa loob ng bulsa ng jacket. Agad naman itong nilapitan ni Maxine. I told you, ipapakilala kita sa ibang kakilala ko. Kakilala? Oo, siya nga pala. Siya si Yeli, at ito naman si Manager Liam. Pakilala niya sa mga ito. Napakunot noon naman si Yeli. Tila ba'y napapakiramdaman niya ang lalaking kaharap. Guys, please meet my new friend,
fresh from Korea, si King Zorin. Nakangiting anya. Talagang inabangan ang magiging reaksyon ni Yeli. Hindi naman siya nito binigo dahil sa sobrang gulat nito. Wait, ikaw ba yan, my king? Tanong nito at akmang lalapitan ang lalaki. Nag-inakay agad ni Maxine ang braso nito. Yes, you heard him. Siya si King Zorin. Nakangiting sagot niya dito. Kita niya agad ang pagkalukot sa mukha ni Yeli dahil dito. Idagdag pa ang bahagyang paghawak ni King kay Maxine na mas lalong nagpainggit dito. How come na hindi mo sinabi sa akin? Kailan pa, Maxine, ha? Galit na wika ni Yeli nang pumasok na sila sa kondo niya. Prente naman siyang napaupo sa sofa habang nakatingala sa kisame. What do you mean kailan pa, Yeli? Friends pa lang naman kami ni King. I'm not sure though kung hanggang dun lang ba kami. Mahinang anya dito para inisin lalo ang kausap. How dare you? Inagaw mo siya sa akin, ha? Alam mo naman kung gaano ako kabaliw sa kanya. Then bigla mo nalang sasabihin na close kayo. I know, Maxine. You're the same as me. The same as you? Oh, come on, Yeli. You know na ikaw tong nauna. You know that I have a crush on Liam. And then what? You suddenly ask him for a date? You're hitting on him behind my back? Akala ko nga susuportahan mo ako eh. Pero nagkamali ako. You're a bitch. Will always be a bitch. Matapang na sabi niya dito. Napakuyom ang kamao ni Yeli. Kaya ba gumaganti ka, ha? Oo. Alam ko namang walang gusto sa'yo si Liam eh. Pero pinagsisiksikan mo yung sarili mo sa kanya. Pero sige. If that's what you want. Then tingnan natin kapag inagaw ko naman sa'yo yung first love mo. Pang-aasar niya dito. Nang bigla siya nitong subukang sampalin. Why? You're going to hit me? Oh, come on. It won't change a bit, Yeli. Hindi ka pa rin papatulan ni Liam habang kaibigan ko rin si King. Anya dito. Hindi na nga ito napatagal pa sa loob ng kanyang condo at agad na itong lumabas. Natawa naman si Maxine dahil dito. Though she's a bit sad para sa kaibigan, pero sa tuwing naaalala niya ang mga ginawa nito sa kanya, ay parang nawawala na siya ng konsensya para dito. Dumaan pa ang mga araw. Halos madalang nilang silang magkasama ni Liam dahil sa sobrang busy sa kumpanya. May bagong project kasi at magkaibang department nila. Kaya naman si King ngayon ang inaabala niya. Alam niyang hindi maganda ang una niyang intensyon na gamitin ng lalaki upang pagsilosin at galitin si Yeli. Gayunpaman, aaminin din na Maxine na masaya itong kasama. Kahit papano. Young Master, tawag na po kayo ni Madam. Tawag ng kanilang kasambahay pagkatapos niya maligo. Yes, susunod ako. Sagot niya dito habang nagpupunas ng buhok nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hello? Sagot niya habang patuloy sa ginagawa. King, free ka bukas? Why? Labas naman tayo oh. Naboboard ako eh. Wala naman akong kasamang makagaalaman lang. Malungkot na sabi nito. Why don't you ask your other friends? Eh, ikaw yung gusto ko eh. Nakangusong sagot nito. Hindi man halata ngunit ramdam ni King ang pag-iinit ng kanyang tenga. I'm busy. Cold na sagot niya pa rin dito. Palagi naman eh. Sige na, day off ko bukas eh. Yung crush ko na manager eh may trabaho kaya hindi ko maaya. So, I'm the last option. Mababakas ang selo sa boses nito. Hindi ya. Siyempre palagi mo naman akong tinatanggihan eh. Kaya siyempre, iba yung una kong inaaya. Ayaw mo ba? Saglit na natahimik si King. Anong oras ba? Tanong niya. Agad naman na napalawak ang ngiti ni Maxine. 9 a.m. sa Town Square. Doon tayo magkita. Tuwang-tuwang sabi nito. Okay, then I'll be there. Sabi mo yan ha, walang bawian. Yeah. Hanggang sa matapos ang tawag ay hindi na mapigilang mapangiti ng binata na siyang tinatakpan niya gamit ang kanyang palad. Ibinabanan niya ang kanyang telepono tsaka napatingin sa pinto nang saktong makita ang kanyang ina. Mom! Ano na, iho? I've been waiting for you for hours. Wala ka bang balak na salubungin yung mother mo? Tanong nito sa kanya tsaka lumapit sa kanya. No, Mom. Naligo lang ako kaya natagalan. Eh, sino ba kasi ang kausap mo? You've been smiling non-stop like crazy. Hindi makapaniwalang tanong ng ina na siyang lalagpasan na lang sana niya. Ngunit agad nitong hinablot ang phone niya. Mom! Huli na dahil nabasa na nito ang name sa screen. Max? Who is that? Just a friend, ma. A friend? Eh kung makangiti ka, para kang ewan. Kaibigan ko nga lang, ma. Ano pa ba? Oh no, anak. Don't lie to me.
Sa cold mong yan, may friend ka na? At saka Max? Oh my gosh! Are you a gay anak? Are you in love with a guy? Hindi makapaniwalang tanong ng ina. Ma, it's not like that. Max is a girl, not a guy. Napatangu-tangu ito. Oh, I see. It's okay to fall in love with Max. At least, it's a girl. Ma, friend nga lang kami. Friend, ganyan din kami nagsimula ng papa mo. Huwag kang ano. O siya, bumaba ka na at maghanda na tayo. Utos ng ina tsaka nauna nang bumaba. Malalim na lamang na napahinga si King tsaka sumunod sa ina. Sa kabilang banda naman ay napangiti si Maxine nang ibaba ang telepono. Maxine! Oh, Sir Liam, ano po yun? Day off mo bukas, diba? Yes. Gusto mo ba lumabas for dinner? I'll try to finish my work as early as possible. Sambit nito sa kanya. May lakad kasi ako bukas eh. Pero the following day pwede naman, nakangiting anya ni Maxine dito. Pilit na lamang na napangiti si Liam dito tsaka umalis sa harapan ng babae. Kinabukasan ay maagang nagtungo si Maxine sa lugar kung saan sila magkikita ni King. Nakasuot lamang ng simpleng shirt at pants ang lalaki na may jacket pa at sombrero. Habang siya naman ay simpleng damit lang din at palda na mahaba at flat sandals. Agad nang napangiti ang dalaga nang makita ito. Andito ka na pala? Tara na? Aya niya dito. Hindi pa man masyadong nakakatayo ng maayos ang binata mula sa pagkakasandal sa poste, ay nahila na siya agad ng dalaga papunta sa kung saan. Kung saan-saan siya nito dinala. Hindi naman maikakaila ni King na kahit na may takot siya, na baka may makakilala sa kanya, ay talagang na-enjoy niya ang lahat ng yun. Hanggang sa umabot na ng gabi, at akma na sanang uuwi ang dalaga. Young Master, uuwi na po kayo. Kanina pa po kayo pinapatawag ni Madam. Sambit ng bodyguard nito. Napanguso naman si Maxine. Ito naman si Kuya. Oo na po, magpapaalam lang eh. Sige na, King. Sa susunod ulit ha. Salamat sa pagsama sa akin. Anya sa lalaki tsaka napangiti dito. Wait. Pigil nito sa kanya. About the dinner. My mom wants to meet you, actually. Ha? Napakamot sa kanyang batok ang binata. Would you like to go with me for the dinner? Mahinang tanong nito sa kanya. Pero okay lang naman if... Of course! Sino ba naman ako para tumanggi, diba? Nakangising tanong ng dalaga sa kanya. Nagulat pa si King dahil akala niya itatanggihan siya nito. Pagdating nila sa venue ay halos tumulo ang laway at lumuwa ang mata niya dahil sa ganda at laki ng restaurant. Oh, iha, is that you? Manghang anya ng ina ni King. Yes po, madam. Ako po si Maxine. Napatingin ang ginang sa anak tsaka makahulugan ng umisi. Napaiwas naman ang tingin si King tsaka bahagyang tumikim. Oh, come on, iha. Come. Sabay na tayong mag-dinner. Aya ng ginang sa kanya tsaka agad nang nagtungo sa dining area. You know this, iha? This is my favorite wine. Here, taste this. Alok ng ginang sa kanya. Mangha naman niyang tinanggap ito. Oh, masarap po, madam, ha? It tastes so sweet pero may bitter taste after. Sambit ni Maxine sa ginang. Right? That's why I love it. Tuwang-tuwa ang dalawa na nagkukwentuhan. Hindi katulad ni King ay madaldal ang mommy nito. Nagmana kasi si King sa kanyang ama habang kung titignan naman ay parang mag-ina din sina Maxine at mommy niya dahil sa vibes ng dalawa. Palihim na lamang na napangiti si King nang makitang close agad ang dalawa. Napansin naman ito ng ama kaya bahagyaring napangiti. Makikita sa mukha nito na proud ito sa anak. Makalipas ang ilang araw ay panay ang bigay ng regalo ng ginang kay Maxine. Hindi naman makatanggi ang dalaga dahil sa kulit ng mommy nito. Kaya naman ay nagdadala na lang din siya ng pasalubong para dito. Nga pala, King. Eto, galing to kina nanay. Kahapon at nagluto kami ng ibos. Nagdala talaga ako para sa mommy mo. Nakangiting anya sa dalaga tsaka iniabot ang 5 pirasong ibos na nakabalot sa dahon. Ano to? Masarap yan. Bigay mo na lang sa mommy mo. Okay. Then where's mine? Ha? Gusto mo ba? Napatango ang lalaki. Wait, kuhaan kita sa akin. Dali-daling pumasok pabalik sa room niya si Maxine tsaka iniabot sa lalaki ang dalawa. Nasa harap lang kasi ito ng condo niya at inihatid siya kanina. Here, kainin mo yan ha? Napangiti si King dito bago nagpaalam kay Maxine. O sige na, umuwi ka na. Gabi na oh. Okay, I'll go ahead. Mahinang sambit nito sa kanya. Lingid sa kaalaman nila na si Yelly ay nakatago sa pader.
Nanggigigil at inis na inis matapos makita kung paano yakapin ni King si Maxine bago ito umalis. No! No, 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 no! This can't be happening! No one's gonna steal my first love. Not even my best friend. Inis na Anya sa sarili tsaka sinundan nito. Inayos niya ang suot na damit at binuhaghag ang kanyang buhok. Hanggang sa makarating na sila sa parking lot. Hey, King! Malakas na tawag niya dito. Pansin niya ang pagkataranta nito nang mapalingon sa kanya. Hi, I'm Yelly. Do you remember me? Nakangiting tanong niya dito. Yeah, Maxine's fake friend. Diretsang sabi nito na ikinanguso niya. Pero hindi naman ako magiging fake friend sa'yo. Nagtatampong ani to. What do you want? Tanong sa kanya ni King. Grabe, ang cold mo naman. My King, I'm your biggest fan. I've been following you ever since I was high school. You're so cute and handsome and... I know. Huh? So what? I mean, I'm a fan. And Maxine is not. So why are you so close to her? Ano bang maganda sa babaeng yun at naging magkaibigan kayo? Since when did she start to cling with you? Tanong niya dito, ngunit na natili pa rin ang cold at walang emosyon na ekspresyon sa mukha nito. I don't care. I like her. And that's the only thing matter. Doon mas lalong hindi makapaniwala si Yelly. Like her? My God, how come? I'm more much better than her. I mean, look at me. And do you know, na lumapit lang siya sa'yo dahil sa akin? Ginagamit ka niya para saktan ako. Naaakit kasi sa akin yung crush niya at wala akong choice kundi maging malapit dun sa manager niya. Kaya naman para makagante, ay ginamit niya ang first love ko para maasar ako. Then you're indeed a fake friend. Why would you even try to seduce her crush like that? Backstabbing your own friend? Cold na tanong nito para matigilan ng dalaga. If you don't have anything to say, then I'll go ahead. Thank you for being a fan of me ever since. Sambit nito tsaka sumakay na sa pulang sasakyan nito at umalis. Nagmaneho na paalis si King sa lugar na yon. Mamaya ay agad na lamang siyang napangiti nang matanggap ang isang mensahe mula kay Maxine. Ingat sa pag-uwi. Thanks for the day, King. Pagbasa niya sa mensahe nito tsaka napangiti. Kalakip pa nito ang isang emoji na mas lalong nagpakilig sa lalaki. Sa kabilang banda naman ay halos magulong-gulong si Maxine sa kama. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman matapos masaksihan ang nangyari sa parking lot. Pagkaalis kasi ni King ay naisipan niyang sundan nito upang iabot sana ang nakalimutan nitong panyo na pinahiram sa kanya kanina. Ngunit habang naglalakad ay nakita niya si Yelly na naglalakad at mukhang kinakausap si King. I don't care. I like her. And that's the only thing matter. Natigilan siya nang marinig ito. Like her? My God! How come? Napakuyom ang kamao ni Maxine nang marinig yun. Hindi niya alam kung hanggang kailan ba magiging ganito ang kaibigan, gayong halata namang hindi interesado si King sa kanya. Hanggang sa makauwi siya sa kanyang silid ay hindi mawala sa isipan ni Maxine ang binata. Pinagtanggol niya ako. Hindi kaya totoong may gusto siya sa akin? Nagpipigil siya na maging assuming, ngunit hindi naman siya manhid para hindi maramdaman ang kakaibang kilos nito sa kanya tuwing silang dalawa lamang. Napangiti siya agad saka minessage ang lalaki. Hindi rin maipaliwanag ni Maxine kung ano ang mararamdaman niya para sa binata. Masaya siya at mas nararamdaman niya ang pagiging malaya kapag kasama niya si King. Crush pa rin naman niya si Liam, lalo na sa tuwing nagkikita sila sa office. Ngunit alam niyang may nagbago. Marahil ay dahil minsan na lamang silang magkita at wala siyang magandang alaala na kasama ito. Maliban nung ilibre siya nito ng kape. Simula kasi nang makilala ito ni Yelly ay napuno na ng inis ang bawat araw na magkasama silang tatlo. Nang mga sumunod pang araw ay maski si Liam ay napansin ang pagiging malayo ni Maxine sa kanya. Max, sabay na tayong umuwi mamaya. Tanong niya dito. Kasama ko si King. Ayos lang. Tanong nito sa kanya. Bahagya siyang natigilan. Sige. Sagot niya dito. Napipilitan. Katulad nga kasi ng sinabi nito ay nagtungo sila sa isang kainan. Max, sasama daw si Yelly. Would it be okay with you? Tanong ni Liam. Sure, okay lang. Para may kasama ka rin. Sagot nito. Napangiti pa ang dalaga. Bahagyang nadismaya si Liam. Ngunit alam naman niyang wala siyang dahilan para makaramdam nito. Do you like that? Tanong ni King. Oo, maganda to. Sa'yo? I don't want. Come on, ito bagay sa'yo. Duck hairband. Sige no, suotin mo na. Ayoko, why would I?
tanggi ng binata. Oh, ayan oh, ang cute natin. Natatawang anya ni Maxine habang magkatabi sila ni King na nakaharap sa salamin. Nakita nila ang sarili na nakasuot ang cute na headman. So childish. Cold na anito. Napapout naman si Maxine. Bakit ayaw mo? Tila ba'y nanghina din agad si King at umiling. I like it. Mahinang bulong nito para lumawak ang ngiti ni Maxine. Pero ang dalawa naman na nasa likuran ay nakatingin lang sa kanila. Napatingin si Liam kay Yeli at bakas dito ang galit. How dare you, Maxine? Talagang pinagsiselos mo ko? I should be the one with him. Hindi si Maxine. Diba, Liam? Tanong pa nito sa kanya ngunit napailing na lamang ang lalaki. I knew it. Dapat maghiwalay sila. You take Maxine. Ako nang bahala kay King. Anito sa binata. Ngunit tamad na sumagot si Liam. Stop it, Yeli. Let them be. Ha? Huh? Anong sabi mo? Hayaan mo sila. Can't you see how happy they are? Masasaktan ka lang kung ipagsisiksikan mo pa yung sarili mo. Pero... Just let's go. Putol nito sa kanya habang pinipigilan ni Liam ang pagtulo ng luha. He regretted everything. Nandun na ako eh. Sinusuyo ko na siya. I was about to confess to her. But I was so distracted to Yeli. I should be the one with Maxine. Hindi si King. Nauna ako kay Maxine. Pero bigla na lamang ako nawala sa paningin niya. Para bang sa isang iglap ay hindi ko napansin na nalingat ako. Anya sa sarili. Parehong nasasaktan ng dalawa habang nakatingin kina King at Maxine. Si Liam ay nagsisisi at si Yeli naman ay hindi matanggap na kasama ng kaibigan ang lalaking pinapangarap niya. She doesn't want to lower her pride. Nasasaktan siya para sa kanyang pride. Ngunit magkapareho mang nasasaktan ay magkaiba ang landas na tinahak ng dalawa. Tahimik na nagluksa si Liam para ibaon sa limot ang nararamdaman niya para kay Maxine, habang si Yeli naman ay patuloy pa rin sa paggawa ng paraan para maagaw si King. Ngunit dahil din dito ay mas lalo lamang siyang nasaktan. Sa bawat araw na dumadaan ay mas nakikita niya kung paano itrato ng dalawang isa't isa. Maxine, mag-usap nga tayo! Galit na wika ni Yeli sa kaibigan. Tamad naman siyang hinarap ng dalaga. For what, Yeli? Akala ko ba hindi ka nababalik dito sa condo ko? Hindi ka pa ba kontento? Ibabalik ko na sa'yo si Liam. Nagustuhan ko lang naman siya noon dahil type ko siya. So please, help me get close to King. Wala na siyang kahihiyan na sabihin yun. Natawa ng pagak si Maxine. Ano? Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Yeli? Anong tingin mo kay King? Bagay na pwede kong ipasa sa'yo? You saw it. Is not interested. Halos maluha-luha na si Yeli sa harapan nito, ngunit hindi natitinag si Maxine. For some reason, naramdaman niya ang galit ni Maxine sa kanya. Ramdam niya na tuluyan nang nawala ang pagkakaibigan nilang dalawa. Umalis ka na, Yeli. I'm tired. Besides, wala ka ng rason pa para bumalik pa dito. Alam ko ng totoong ugali mo dati pa. Pero nung oras na inahas mo ko, it's already done. Hindi ako makapaniwala na pati ako ay tataluhin mo. Get lost, Yeli. Anito kay Yeli at isinara ang pinto. Naaawa naman talaga si Maxine para sa kaibigan, pero tinataga niya ang sarili. Hindi na niya kaya pang magpabalot sa napaka-toxic na friendship nila ni Yeli. Sa kabilang banda naman ay malakas ang katok na gumising kay Liam. Huh, ano ba yun? Antok na ako. Ano ba yun? Inis na sambit ni Liam sa kaasar na binuksan ang pinto ng bahay. Bumungad sa kanyang isang babae. Basang-basa ng ulan na nasa labas ng kanyang pinto. Yeli? Anong ginagawa mo? Paano mo nalaman kung nasan ako? Takang tanong niya, ngunit tila ba'y wala ng lakas ang babae na napabagsak sa kanya. Hey! Wait! Ano ba? Hey! Anya at pilit itong pinapalayo. Ngunit narinig niya ang mahinang hikbi nito. Broken-hearted ako ngayon, Liam. Humahagulgol na anito sa kanya. Ha? Everyone hates me. Lahat na lang. Even King, my first love and idol. He's the only person I fantasize to love me the same way I love him. Umiiyak na parang bata na saad ni Yeli. Napayakap ito sa binata. Even my best friend Maxine, she left me too. Iiwan mo din ba ako, Liam? Umiiyak na tanong nito. Hindi naman alam ng binata ang sasabihin dito. Tila ba'y nawala ang lahat ng antok sa sistema niya, kaya pinapasok na niya ang dalaga sa loob. Binigyan niya muna ito ng kape hanggang sa kumalma ito. Namayani ang katahimikan sa kanila hanggang sa magsalita ito.
I know. I was wrong. Nagsisisi ako, Liam. Aaminin ko na bitch ako. Lahat ginagawa ko para sa sarili ko. I'm selfish, feeling entitled. Lahat na ako na. But Maxine, siya lang yung kaibigan ko na nagtagal sa akin. Kahit alam niya kung gaano kasama yung ugali ko, hindi niya ako iniwan. Alam kong may pagkakataon na nagpaplastikan kami. Even I felt disgusted on me. Napaka-toxic ko. Napakasama ko, Liam. But I admit, namimiss ko ang dating Maxine. I was wrong. Nagsisisi na ako. Is it too late to start new? Huli na ba talaga para sa friendship namin? Hiyang-hiyan ako kay Maxine ngayon. Humahagulgol na anito sa pagitan ng pagkain. Napangiti naman ang tipid si Liam dito. Hindi niya maiwasang maawa sa dalaga. Lalo pa dahil kitang-kita niya kung gaano ito kasincere sa mga salitang binitawan. Ilang linggo lamang ang binilang ni King at tuluyan na rin siyang nagtapat kay Maxine. Labis naman ang kanyang tuwa nang malamang totoo ang hinala niya, kaya naman sinagot na rin niya ito. Naging masaya ang dalawa. At may mga pagkakataon pa na nagtutungo sila sa ibang bansa para mamasyal. Babe, halika oh! Picture mo ako sa sea lion. Kunwari, nakanganga ako tapos yung tubig ay nakasakto sa akin. Anya sa kasama at saka iniabot ang kamera dito. Okay na ba? Ayan. Anang dalaga habang nakanganga at hinihintay ang pag-signal ni King. Ngunit ilang minuto ang hinintay niya, ay hindi ito nagsalita at nakatingin lang sa kamera. Huy! Napicturan mo na ba ako? Huy! Sambit pa nito at lumapit sa binata. Patingin nga ako. Anya at saka kinuha ang kamera. Wala ka namang kinuhang picture eh. Napatingala siya dito at natigilan nang makitang nakatitig ang lalaki sa kanyang mga labi. Anong? Hindi na niya natapos pa nang bigla siyang halikan nito ng masuyod at malalim. Niyakap siya ng lalaki sa bewang para mas mapalapit dito. Halos maubusan ng hangin ang dalawa dahil sa tagal ng halik at hagod nito. Kaya bahagyang hinawakan ni Maxine ang dibdib ni King. Lumayo ang binata habang namumula ang tenga at napaiwas ng tingin. Para sa naman yun? Ang random mo ha? Napapatawa-tawang tanong niya sa nobyo. Your lips look so seductive. Nauutal na sagot nito dahilan para mamula ang dalaga. Para bang may parte sa kanya ang nabuhay dahil sa sinabi nito. Tinapik na lang tuloy niya ito tsaka nauna nang naglakad. Ikaw talaga? Para kang ewan. Tara na nga. Sabi na lamang ng dalaga. You don't like it? Gusto. Then, can I get another one? Hindi na siya nito sinagot at tinalikang muli. Ngunit sa pagkakataong ito ay agad nang naputol ng may mag-flash na kamera. Hon, may flash yung kamera mo. Saway ng ama ni King sa asawa. Mom! Saway ni King sa kanyang ina matapos malamang kinuhanan pala sila ng litrato habang naghahalikan sila ni Maxine. Oh, sorry anak. I forgot to close the flash. Paano ba to? Takang anya ng ina. Mom, stop taking pictures. Aba, bakit ba? Akala mo ba kayo lang yung nandito? Sabay-sabay tayong nagtungo dito ng dad mo tapos gusto mo sulohin si Maxine? Come here with me, darling. Aya sa kanya ng ginang, kaya natatawa siyang lumapit dito at kumapit din sa braso ng ginang. Napanguso tuloy si King dahil sa mas pinili pa niya ang mommy nito. Natatawa siyang bumulong dito. Mamaya na lang ulit. Makahulugan siyang umiti sa nobyo bago sumama sa mommy nito. Para namang bata si King at may ibang naisip sa sinabi nito, kaya naman nagpipigil ito ng ngiti. Bilang parte na rin ng pamilya ni na King ay nakakasama si Maxine sa iba't ibang gatherings nila. Lumipat na rin siya ng work sa isa sa mga kumpanya ni na King. Maging sa Manila ay isinasama siya ng mommy nito sa mga party. Hanggang sa isang araw, habang namamasyal si Maxine sa mall, ay dalawang tao ang nakasalubong niya. Maxine! Tawag ni Liam sa pangalan niya. Sir Liam! Anya dito tsaka napatingin sa babaeng katabi. Si Yelly na nakahawak sa tiyan nito. Maxine, nahihiyang tawag sa kanya ni Yelly. Mababa ka sa mga tingin nito ang pagkamis at pagkahiya. I'm really sorry for what I've done before, Maxine. I'm such a bitch. Believe me or not, I tried to change. Matagal ko nang gustong humingi ng tawad, but I was so ashamed of myself. I couldn't bring myself to face you like this. Nakayukong ani ni Yelly sa kanya. Pinigilan ang pag-iyak sa harapan ni Maxine. Do you like him? Ha? Si Sir Liam, gusto mo ba siya talaga?
At first, I was just interested on him. Hindi ko talaga siya gusto. At naiinis at naiingit lang ako sa'yo. That's why I tried to get him away from you. I'm so selfish na kahit ikaw na nga yung lumayo, ay binala ko pang kunin si King. But later on, I felt so empty. Wala na akong kaibigan na masasandalan. Then I remembered na ikaw lang pala yung taong nakatagal sa akin. I was so hopeless, so I went to him. And hindi ko inasahan na magsistay siya beside me. He was there when I was so down. Hanggang sa namalayan ko na lang na umiibig na ako sa kanya. Madamdaming sagot ni Yelly sa kanya. Unti-unting napangiti si Maxine. Then that's it. Kung mahal mo siya, then I'm more than happy sa inyo, sa anak niyo. I will forgive you. But it doesn't mean I will forget how bitchy you were. Kunwari ay mataray na sambit ni Maxine. Ngunit unti-unti din silang napangiti at napatawa sa isa't isa. I know I'm a bitch, but I've missed you. Umiiyak na sabi ni Yelly tsaka yumakap sa kanya. Dahan-dahan, maiipit yung bata sa tiyan mo. Kahit kailan ka talaga, bitch ka talaga. Kaya nga bawal ako mawala sa buhay mo eh. Nakakaawa ka naman kung wala ka ng kaibigan na kasing ganda ko. Natatawang biro pa ni Yelly sa kanya. Halos mapaiyak na lamang si Liam habang nakatingin sa dalawa. Unti-unti nang nagkaayos ang lahat. At di katagalan ay nanganak na rin si Yelly. Naging ninang naman si Maxine dito. Isang taon pa ang lumipas ay kasal naman ni Maxine at King ang naganap. You know what, babe? Sabi ni Maxine habang magkatabi silang dalawa ng asawa, walang saplot at nakayakap sa isa't isa. I just realized na bitch rin pala talaga ako. Ha? Why? Akalain mo yun? Dahil lang sa inaakit ng best friend ko yung crush ko. Inagawa kong nakawin naman sa kanya yung first love niya. Natatawa lang akong isipin kung gaano ako ka-childish noon. Natatawang sabi niya. You didn't stole me, babe. Hmm? I think ako nga yung nagnakaw sa'yo eh. Alam kong may gusto sa'yo si Liam noon. The way he looks at you. Parang gusto na nga niya akong kainin ng buhay eh. Uwe, I didn't know that. Maybe because you realized that I'm the perfect one for you. Banat nito. Natawa na lamang siya. But still I'm happy for them. Naging mapait man ang nakaraan namin. Ay masaya naman ako na naging maayos din ang lahat. I know. I love you, babe. Sabi ni King sa asawa tsaka hinalikan ang noon nito. I love you too, babe. Sagot din ni Maxine tsaka nagkasalubong ang kanilang mga labi. Napangisi naman si King. One more round. Nakangising anito. Babe naman, di ka ba napapagod? No, I won't get tired of you. Nakangising anito tsaka muling hinalikan ang kanyang asawa. Sa pag-ibig na nabuo nila ay mas lalong naging masaya nang dumating pa ang kambal nilang anak. Hindi man maganda ang umpisa, naging masaya at payapa naman ang buhay nila kalaunan. Wakas, isa na namang kakaibang kwento ang ating natunghayan ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay. Hanggang sa muli, abangan pa rin ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.